Hello guys, sadya ako. Mag-e-experiment tayo ngayon. Ikukumpara natin yung Taiwan gold kesa dun sa Saudi gold. Mayroon muna tayo ng kalahas dito. Kat. Kat. Anong gagawa mo? Nangihiram lang ako ng alas dito. Ito kasi yung may Saudi gold dito. Siya lang, si Mar lang. Saudi lang? Yung Saudi gold? Hindi sa ano? Hindi, Saudi gold lang. Ikukumpara ko lang yung Saudi gold tsaka yung Taiwan gold. Ilan ba yung, ilang K ba yung Saudi gold? 21K. Wow! Yung nalagyan niya guys, oh. Ang dami niyang alas, grabe. Oh, ito Saudi gold. Ito Saudi. Ito ano, Taiwan. Pero mga ako isa. Yan 20, ano yan, 'di ba? 999. Oh, ito na lang, pwede na 'to. Pwede na 'yan. Ito na guys. Ito yung Taiwan gold. Tapos ito yung Saudi gold. Kita niya ba yung kaibahan? Ito yung Taiwan gold. Ito yung Saudi gold. Ito kasi yung Taiwan gold. Ano to eh? 24 karat to. Kaya malambot siya. Tapos itong Saudi gold, 21 karat. Kaya medyo matigas siya. Ang problema dito sa Taiwan gold, maganda siya kasi ano eh, mas kitang-kita yung pagkaginto niya. Tapos basta madilaw, mas madilaw siya. Mas makulay siya. Ang problema lang dito, masyado siyang malambot. Sa mga singsing, sa mga kwintas, masabit lang ng konti, umabaluktot siya o napuputol yung mga kawit na ganito. Kaya yun ang kaibahan ng Saudi gold tsaka ng Taiwan gold. Ang maganda rito sa Taiwan gold, yung pag halimbawa nagmura yung ginto, nakabili ka ng ganito, halimbawa nabili mo to ng 20,000 NT, tapos bumaba yung presyo ng ginto, pwede mo tong ipalit ng mas mababa. May sosobra ka pa. Ganun ang ginagawa ng ibang kababayan natin dito. Pag mura yung ginto, bibili sila. Tapos pag nagtaas, ipapalit nila yon. Tutubo pa nga naman sila. May sobra pa. Ganun ang strategy nila. Inusukat ko, hindi magkasya sa akin. Ayan siya. Hindi kasya. Ganda oh. Tapos, suot mo to. Oh! Hindi pwede sa Pinas to. Makahablot lang to. Hold up ka sigurado. Ito guys, kahit anong oras pwede mo isuot to, kahit lumabas ka sa labas, kahit gabi, kahit madaling araw, walang problema. Hindi ka matatakot. Yung mga tindahan nga ng gold dito, salamin lang, purong salamin. Tapos walang bakal, walang harang. Makikita mo talaga siya ng buo. Hindi ganun kadelikado dito yung gold. Hindi ko alam kung makikita nyo to. Ang nakalagay dito pag 24 karat gold, yung 999. Kasi hindi makikita eh. 999 ang nakalagay dito sa Taiwan gold. Dito sa Saudi gold, hindi ko alam kung malabo na yung mata ko. Hindi ko alam kung ano nakalagay dito. Alam ko ano eh. 21K. Parang mga ganun. So, ayan yung kaibahan. So, yun lang guys. Kasi meron nagtanong sa akin tungkol sa ginto dito sa Taiwan. Kaya ginawa ko itong video na to. Para
para meron tayong comparison. Ngayon, sasoli ko na to. Hindi sa akin to. Mar. Tapos ka na. Magkano yung gramo ng ano ngayon? 1 gramo? Sa Taiwan? Yung Taiwan. Nasa 2,000 ba? Diyan. 1,200. Puro mahigit. 1 gramo? Oo. Eh, 4,000 pala mahigit ang 1 gramo ng Taiwan gold. Mm-hmm. Mahal? Okay. Oh, sige, salamat. Nung unang dating ko dito sa Taiwan, 2006, 2007, mga ganyan. Ang 1 gramo ng ginto, nasa 3,000 lang. Ngayon, 4,000 na mahigit pala. Ang laki ng tinaas. Pero minsan, bumababa din. So, maiksi lang tong video na to. Kasi nga, merong nagtanong sa akin tungkol sa mga ginto dito sa Taiwan. So, ginawan ko lang ng comparison yung Saudi Gold tsaka yung Taiwan Gold. Siyempre, shoutout muna tayo. Shoutout kay JP George de Guzman, si Agapito Comedido, si Emmanuel Valenzo, Richel Palomar, si Nelvin Gallardo, at si Richard Miranda. Shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat sa panonood. I'll see you guys next time. Bye, chen!